Tapos ang isang maganda pa dito, mga katagumpay, nakakita ako sa isang Japan Surplus na nga Daiwa Millionaire. Ayan, mga tol. Sobrang mahal nitong Daiwa Millionaire. Na-search ko to, nasa 6... Mga katagumpay, napakahirap simulan tong video na to. Alam ko, hindi aksidente na napunta kayo dito sa video ko. Tapos, kinilik yung subscribe button, tsaka yung bell button. Tapos, naging katagumpay ko kayo. Naging pamilya ko kayo. Sa loob ng halos isang taon. Nag-enjoy kayo sa mga videos ko. Nagko-comment kayo. Pinagtatanggol nyo ako sa ibang tao kapag may mga pangit na comments. At sobrang saya ko dun. At dun naman sa mga tao na yun nga, nagko-comment ng mga bad, okay lang sa akin yun. Kasi that is a part ng pagiging isang YouTuber. Alam nyo, mga katagumpay, na minsan dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay at hindi natin nabibigyan ng halaga yung mga bagay na kailangan, a priority natin. Yung mga bagay na dapat unahin natin bago yung mga ibang bagay. Alam ko, naiintindihan nyo ako, mga katagumpay. Itong mga nakarang araw, hindi ako nakapag-upload ng video dahil ang dami kong ginawa, ang daming naging problema sa buhay ko. Ang dahil kong dapat ayusin dahil dapat unahin ko yun kaysa sa mga bagay na hindi naman. Tapos, dumating din ako, mga katagumpay, sa point na parang ayoko nang gumawa ng video. Parang hirap gumawa ng isang video na napipilitan ka lang. Alam ko, nararanasan nyo rin na parang napipilitan ka na lang gumawa ng isang video, ng isang content, ng isang vlog. At hindi ka masaya. Yun yung dapat niyong iwasan. Dumating ako sa point na tulad nito. Parang ang hirap na bitawan yung pagiging isang YouTuber. Na halos nakamint mo na yung gusto mo at papunta ka na doon sa gusto mong puntahan at sa pagiging isang YouTuber. At ngayon nga, na nagpaplano ako na bitawan ang pagiging isang YouTuber. Dahil sobrang hirap at hindi ko na mabigyan ng pansin yung mga katagumpay ko. Mahirap para sa akin tanggapin ang isang bagay na sama-sama natin binuo tapos mawawala rin sa isang iglap lang. Kwento ko lang, mga tagumpay, itong mga nakaraang araw, nahack yung Facebook account ko. At sobrang hirap dahil yun lang yung isang bagay na nagbibigay sa akin ng saya at nagbibigay ng way para mabigyan ko kayo ng detalye sa lahat ng bagay na ginagawa ko. Dahil magkaiba ang viewers ni YouTube tsaka ni Facebook. Nawalan ako ng 4,000 friends doon na mga taga-ibang lugar at hindi ko sila ma-add isa-isa dahil bawal kay YouTube. May restrictions si YouTube at baka maban yung Facebook ko. So, eto nga, nandito na tayo sa video ko para humingi ako ng tawad sa inyo dahil hindi ako nakapag-upload itong mga nakaraang araw. Siguro mga 1 week na at 2 to 3 days ako kasi nag-upload. So, ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na tuloy pa rin ang laban. Tuloy pa rin ang laban, mga katagumpay. At gusto kong sabihin sa inyo na meron tayong bagong series ng ating vlog. At ipapakita ko sa inyo na may binili akong isang dalawang fishing rod. At yun ang pagkakaabalahan natin. At mamimingit tayo ng isda. At bukod sa travel vlogs at vlogs na normal vlog, tapos normal vlogging,
meron tayong isang series sa ating vlog na fishing na siguradong mag-i-enjoy nyo. Okay? So ipapakita ko sa inyo mga katagumpay yung aking dalawang fishing rod at siguradong mag-i-enjoy nyo. Alright? Let's go! Tagumpay. Ito yung dalawa kong fishing rod. Ito yung una. Pareha silang Daiwa, mga tol. Okay? Japan Daiwa. Tapos ito rin yung isa, mga tols. Okay. Papaliwanag ko sa inyo. Itong unang fishing rod ko is 6 meters rod. Daiwa siya. Okay? Tapos, okay, pag sinabi pa lang 6 meters, hindi talaga siya 6 meters. Kasi yung dulo niya halos hindi nakaka-count. Sa rod, 5 meters lang talaga siya. Pero kapag ka i-declared sa internet, 6 meters. Okay? Ewan ko kung bakit ganun yung explanation nila doon. Tapos naka-normal tali lang ako, tapos sinkers ko normal lang din, tsaka yung floater ko ginawa ko lang din dahil hindi pa ako nakakagawa. Okay? So, ipakita ko lang sa inyo, gusto ko lang ipagmayabang, mga tols, itong aking isang reel, mga tols. Ito kasi reel rod, alright? Itong isa kong reel is Belga 40, okay? Belga 40 siya, tapos full alloy siya, okay? Yun ang maganda, kasi kapag namimingwit ka, kailangan matibay, tapos magaan, okay? So, si Belga is one of the most hindi naman expensive, mid siya, mid yung price niya, tapos lightweight, magaan siya, at isa rin to sa ginagamit sa US sa mga siguro kung pounds by pounds hindi ko masasabi eh, kasi ang pounding daw ng isda ay malalaman sa tibay ng rod, hindi sa tibay ng fishing reel. Okay? So, meron ding size na dapat sa reel at saka sa rod. Okay? Tapos sa tao, yung tangkad tsaka yung haba ng rod mo na gagamitin, meron ding ganung requirement. So, dapat hindi mangalay yung balikat mo kapag hawak mo sila at hinuhuli mo na yung isda. Okay? Mga tol? Ayos ba? Ito yung pang malalaki kong isda. Okay? Search nyo na lang kung ano yung mga requirement sa mga height. Tapos mga tol, ito yung isang nabili ko sa Sarplus, mga tol. Nakabili ako ng isang Japan Daiwa. Ayan mga tol, kung makikita nyo. Ayan. Tapos, ang maganda dito, 6 meters din siya, pero mas manipis yung dulo niya. Okay? Ito yung gagamitin natin sa mga lawa-lawa lang. Okay? Tapos ang isang maganda pa dito, mga katagumpay. Nakakita ako sa isang Japan Sarplus ng Daiwa Millionaire. Ayan mga tol. Sobrang mahal nitong Daiwa Millionaire. Na-search ko to, nasa 6,000. Okay? So, nabili ko lang siya ng 150 pesos. Tapos, ito ay nasa 100 lang. Kaya 250. Ginawa kong 300. May libre sombrero. Okay? Sobrang ganda niya. Alright? Ganto kanipis yung dulo niya, mga tol. So, ganun yan. Okay? Ganun siya katibay. Kaya niya pagdikit yung dalawang dulo. So, sobrang ganda nito. Tapos, meron akong floater tsaka sinkers dyan. Saka na lang natin ikakabit. Papakita ko na lang muna sa inyo to. Okay? So, meron akong 6 meters ulit na rod. Tapos, meron akong Daiwa Millionaire. Alright? Gold top siya. Kaya maganda siyang tingnan sa dagat. Alright? Hindi ko alam itong nakalagay na 10-180 eh. Okay? So, ipapaliwanag ko lang sa inyo mga katagumpay na hindi SLR or yung camera nang ginagamit natin sa vlogging. Ang gagamitin natin sa fishing series natin mga katagumpay. Gagamit tayo ng GoPro, ayan. Gagamit tayo ng GoPro Hero. Okay, ay mag-focus, ayan. GoPro Hero 3. Ito yung gagamitin natin dahil hindi pwede yung SLR natin kasi pagka nabasa yun, madaling masira. Okay? Tsaka itong GoPro kasi, mas wide siya ng siguro ang
GoPro Hero 3 Plus ay katulad ng 10mm. Hanggang 11mm siguro. Alright? Yun yung napansin ko. 10mm, meron kasing setting dito na pwede nga. Ang weight niya is like 10mm tsaka 11mm. Alright? Ito yung gagamitin natin. Imamount natin yung GoPro natin dito sa dibdib natin para kita niyo yung mga nangyayari. Okay? Okay tayo doon? So yun lang mga katagumpay. Huwag kayong titigil sa paggawa ng content. Alam ko naman dadaan tayo sa mga ganang uri ng tinatamad kayo. Tapos parang wala na kayong gana. Tapos hindi na kayo masaya. Magpahinga lang kayo tulad ng ginawa ko. Kasi darating kayo sa point na isang content pala yon, hindi mo alam. Okay? Ganun lang yon. Tuloy lang. Tapos hingi lang kayo ng advice sa ibang mga YouTuber. Tulad ko, pwede nyo ako yung PM sa baba. Usap tayo sa internet kung ano yung gusto nyong malaman, kung bakit nagpapatuloy pa rin kami. At yun nga, isa ka pa rin YouTuber. Alright? Sinasabi ko sa inyo, walang hanggan ng content dahil araw-araw may issue ang Pilipinas. Araw-araw may ginagawa kang hobby. Araw-araw may gusto kang kausapin ng mga tao. And that is the best content na gagawin mo sa buhay. Okay? Ang YouTube is about diary ng buhay mo. Hindi to basta nag-upload ko lang ng video at papanood din ng tao. Okay? So, kita-kits tayo sa fishing series natin mga katagumpay. Maraming salamat dahil nandyan pa rin kayo. Hindi aksidenteng nandyan ka sa channel ko. At alam ko nandyan ka dahil gusto mong matuto. Alright? Click mo na yung subscribe button tsaka bell button para manotify ka palagi. Alright? Kapag kinlik mo na yon, katagumpay ka na. Pamilya na kita. Alright? Kita-kits tayo mga katagumpay. Nga pala, shoutout nga pala sa mga kaibigan ko sa lahat ng Laguna Vlogger. Sa Binyan, registration 87.9. Maraming salamat sa last time na pag-invite nyo sa akin as guest sa inyong registration. At sa mga kaibigan kong vlogger, sino ko nung paputok, Air Severino, Jen Enguero, Mayor TV, maraming salamat sa pag-inspire. The Great Kong TV, lahat ng Team Payaman, sa Ko Chong Do, maraming salamat sa inyong lahat. At yun lang, tuloy lang sa paggawa ng content. Shout out sa lahat ng nagko-comment sa video ko. Hindi ko kayo masya-shoutout lahat. At isa lang masasabi ko, tuloy-tuloy lang tayo. Magkikita tayo soon. Promise yan. Alright? Huwag kayong titigil sa paggawa ng content dahil magkikita tayo soon. Alright? Magkikita tayo soon. Maraming salamat. Alright? Lagi ko sinasabi na this is your man, JTB again. Hey! See you all. Bye-bye.